Ay, nako, 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 nako. Ito. Ito, ah, pag-usapan natin to. Sandali. Painom lang muna. Pasok nga. Pasok, pasok. Kasi yung simula pa lang ni, ano, ni Spokes, iba na dating eh. Kaya gusto ko masimulan eh. Oh, tingnan nyo, ha. Tingnan nyo, ha. Itsura pa lang ni Spokes, ha. Pasok, Spokes. Trisha Tirada. Trisha Tirada. Nanggigigil si Spokes. Parang gusto sa bunutan. Joke lang, Spokes. Pero ulitin natin, ha. Tingnan nyo yung... Ito yung pangalawang araw na eh, ha. Tingnan nyo yung banggit ni, ano, ni Spokes. Trisha Tirada. Nanggigigil na, oh. Hi, Secretary. Good morning po. Oh. Sir, I understand the term now that we're using is expanded targeted testing, or that's the direction that we're moving towards to. Pero sir, since yun nga po yung statement yesterday, many reacted in the negative noong sinabi pong iiwan yung testing doon sa private sectors, at least doon po yung sa anti, yung sa rapid test po. Pero sir, the question now is, bakit po hindi magawa yung mass testing? I understand there is global shortage, but many people are asking, bakit po yung ibang mga bansa, despite the global shortage, nagagawa po nila magkaroon ng mass testing na natitest even the asymptomatic patients po? Is it a problem of budget, the laws, or quite the constricting? Mali kasi yung term na ginamit mo, kaya tuloy nagkagulo sa Twitter. Kaya nga po, makikinusap mo sa ating mga kasama sa media, ingat lang po sa reporting, no? Gusto kasi, kong ano yun eh, no? Gusto kong pwedeng ano yun eh, patugtugin ng ano, yung directed by ano. Ang ganda nun eh, no? Ha? Mali kasi sinabi mo. Ulit. Mali kasi yung term na ginamit mo, kaya tuloy nagkagulo sa Twitter. Kaya nga po, makikinusap mo sa ating mga kasama sa media, ingat lang po sa reporting. No? Okay. Kasi lumalabas, Trisha, report mo, Trisha. Eh wala tayong expanded testing program. Wala tayong kahit anong programa sa gobyerno na hindi naman totoo. Yung, okay. Yung reaction ng tao sa Twitter, ganyan po ang reaction pag hindi tayo nag-ingat sa reporting. Mm. And although, I have to say na ikaw lang naman ang naglabas ng report. Oh, second! Una eh, mali kasi sinabi mo. Pangalawa, ikaw lang naman kasi naglabas. Ay ko nga. Iba rin to si Spokes Bumanat eh. No? Ibig sabihin, ganito lang yun eh. I-rewards ko lang ha. Ano kasi, daldal ka ng daldal, mali-mali sinasabi mo. Ha? Pangalawa, ano ba sinasabi niya? Ikaw lang naman yung tanga nag-report. Ha? Ikaw lang naman hindi nakaintindi. Yun lang naman sinasabi niya, hindi ka makaintindi kasi. Oh, pasok. Yan. I have to say that and get it out of my system. So anyway, hindi po mass testing ang ginagawa natin. It is expanded targeted testing at wala naman pong bansa sa mundo na lahat ng kanilang mamamayan ay tinetest. Yan. Malinaw ha? Kasi ho, ang sinabi ni Spokes ha, okay? Ang sinabi niya, ang pre ano niya, hindi ko na kasi makita yung video, tinanggal na eh. Yung kanyang pre pinanggalingan nung kanyang sinasabi eh yung sa Wuhan. Sa Wuhan kasi merong talagang tinetesting lahat. Ang Wuhan ay hindi bansa. Linawin natin ha. Kaya magkaiba yung comparison na sinasabi nila. Bakit sa Wuhan ginawa yung mass testing? Hindi ho bansa yung Wuhan. Ang Wuhan no ay parang hindi nga probinsya ata yun, maliit lang na probinsya yun eh. Maliit na probinsya. Maliit lang ng lugar doon sa probinsya eh. Ha? Ang sinasabi ni Spokes dito, okay? Hindi ho yung tulad sa Wuhan ang ginawa sa buong Pilipinas. Kasi nga ho, walang buong bansa na lahat ng bawat isang mamamayan nila ititest. Remember, 100 million tayo mahigit. So sinasabi ninyo, gusto ninyo i-mass testing lahat yan. Walang ganun. Kahit ibang bansa, kahit China na bilyon ng populasyon, hindi ginagawa yan. So kung i-compare mo sa Wuhan, kasi yun ang lagi sinasabi ng mga dilawan eh. Eh bakit ang Wuhan? O tingnan nyo, nagkaroon ng ano, mass testing. Sandali. Pwede mo nga, ganito nga sabihin natin eh. O sige, pwede. Kunwari, Quezon City. Okay? Oh, pwedeng mag-mass testing ang buong Quezon City. Lahat sila. Since yun ang kunwari lang, ha, halimbawa lang po. Kunwari, naging epicenter ng Pilipinas. Talagang lahat, almost 80% ng merong COVID ay nasa Quezon City. Aba, dapat talaga silang mag-mass testing. Lahat sila. Bakit? Eh kasi sila yung naging epicenter ng Pilipinas. Ganon din sa bansang China. Kaya nila minas testing ang Wuhan kasi doon nagsimula.
Doon talaga kumalat. Kaya nila mass testing. Ngayon sa Pilipinas, ang ginagawa more on targeted testing. Ito, papaliwanag ngayon ni Spokes. Pasok, Spokes. Kahapon siguro, nagulo ka kasi... O, nagulo ka daw. Kasi, hindi ako nagsabi niyan. Si ano, ha? Sinabi ko yung ginagawa nila sa Wuhan. Dahil sa second wave, gusto nilang i-test yung 11 million residents of Wuhan. Okay. Pero sa Wuhan lang po yun. Hindi nila kakayanin testing ang lahat ng mga Chino dahil billion nga po ang kanilang population. O, yun. So, nalulungkot ako, Trish, na bagamat dalawang beses na nag-guest sa atin si Secretary Vince Dizon. Sa madaling salita, hindi mo alam, nakikinig ka kay Vince Dizon. Di ba yan nga yung sinasabi ko kahapon? Si Vince Dizon po ang in charge sa testing na yan, ha? Parang awa mo na ilang beses. Pambihira ka, ikaw nga. Malacanang press cartel ka pa man din, eh. Sabihin, membro ka dyan, eh. Hindi mo nakita. Eh, ako nga ordinary citizen lang, nakikita ko yung post ni Vince Dizon. Ano ba naman yan? Eh, ang lumabas pa sa report mo, wala tayong pulisiya para sa expanded testing, no? Meron po, kaya nga po inuulit ko po muli. Uulitin ko po uli kung gusto mo, no? Ayan, kung pero uulitin kasi pakang-ang mo daw, eh. Ang slow mo, eh. O, pasok. Ang kasagutan po sa tanong ninyo, meron po tayong expanded target testing. Siyempre po, sa meron. Simula, mahina po yan. Bago po kasi itong sakit na ito, bago yung mga teknolohiya, mga laboratories na ginagamit para i-testing sa sakit na ito. Oh. Yes, kakaunti tayo nagsimula, pero we're aiming now for 30,000. In other words, ang sinabi kasi, neto ni Trisha, binalita niya ha, sa Twitter hanggang nagwala na yung buong Twitter. Mass testing. Ay, utatanga-tanga talaga yung mga tao sa Twitter. Oh. O, pasensya na kayo mga Twitter. Wala talaga kayong mga ano, walang kukote. Nakikisakay, ay walang mass testing. Pati si Poco ang nakisakay. Ano? Walang mass testing? Pambira. May ganyan-ganyan pa siya. Sandali. Te, magbasa ka naman. Yan ang hirap sa inyo mga artista. Nagmamagaling kayo, hindi kayo nagbabasa. Mag-research bago mag-comment. Pati sa clickbait, nagpapaanong kayo eh. Maling-mali po yung report mo na wala pong kahit anong priority na binibigay ang gobyerno sa testing. Kaya nga po, si Vince Dizon, ang titulo niya, Deputy Implementer at saka happy po ng T3. Test, Trace, and Treat. Ah, ayan ha. Wala bang programa? Eh merong test, trace, and treat. Anong tawag mo doon? Wala lang. Ha? Eh for sure, you were there nung nandyan si Vince Dizon. So anong tawag mo doon? Wala lang, invento lang niya, naggagawa-gawa lang siya, nag-iisip-isip lang. Bantakin mo, meron talagang ganito eh. Kung sinasabi ng itong mga taga-Twitter na tatanga-tanga, mga bobo talaga itong mga nasa Twitter, kung sasabihin nilang wala, eh tanga talaga sila. Bakit to? Kaya nga ho, ang si Pangulong Duterte, eh kumuha pa siya ng isang tao na in charge diyan. Si Vince Dizon, no, napakagaling ho niyan. Ito, hindi dahil sa kakilala ko ho siya, pero magaling ho talaga si Vince Dizon. Naalala niyo yung SEA Games? Ang hirap ng tinawid nila yon, ilang buwan yon. Ang lupit ng ginawa. Nakita ko ho kasi, naging isa ho ako sa mga, hindi naman nag-cover, pero tumulong ho dyan. Hindi pala, ayokong salitang tumulong. Tumulong mag-cover, okay? Baka isipin nyo, tinulungan ko sila. Hindi ganon. Tumulong mag-cover, di ba? Nakita ko talaga na ang galing ni Vince Dizon. Kaya nga siya na-hire ngayon eh. To focus on, ano, tatlong T. TTT. Oh, ha? Yan TTT. Kasi ang hirap sa'yo, hindi mo tingnan yung TTT eh. Ano ho yun? Testing, ano, tracing, and treatment. Nandiyan ka siguro nung sinabi yan, ate. At reporter ka, siguro alam mo yan. Ako, hindi ako. Ito ha. Disclaimer lang ho ha. Disclaimer lang ha. Ha? Kasi may lumabas eh. Natawa naman ako dun sa lumabas. Sino si Banat Bay? Sa YouTube? Ang lupit! Ewan ko kung tatawa ako. Ano eh. Pero una. Maganda ho. Salamat naman at na-appreciate mo yung ginagawa ko. Tama po. Ako po yung DJ at broadcaster po ng... Hindi naman DJ pala. Broadcaster po sa DCRJ, okay? Pero hindi ako graduate ng UP, sinipa ako ng UP. Ha? 6 na taon ako dyan, tapos bigla nila akong sinipa. Tapos graduate ako sa JRU. Hindi rin ako, ang tinagalan ko, 2 years ako sa Philo,
Tapos 4 years, mahigit actually, sa College of Music. Okay? Nag-ano din po ako, nag-try din po ako sa MASCOM ng UP, bagsak po ako. So sinasabi ko na nga, eto nga, ako nga, bagsak sa MASCOM eh. Ate, ikaw reporter, hindi mo nadinig yan? Tapos sasabihin mo walang programa? Eh naman. I hope I have made myself very clear. And if you need further instruction or education on the country's testing program, please approach me. Pero sa panahon ng pandemya, nakikita po natin kung anong reaction sa mga hindi namang tamang mga reports, Trish. Sorry to say so. Oh, sorry to say so. Next question, sorry, please. I have to correct that with your indulgence. I well, you don't have to correct it if you don't want to, pero... Sabi niya, do you have to correct that? Ate, ano sa tingin mo? Ate, ano sa tingin mo? Do you have to correct it or natatanong mo pa? Inano nga ba niya o sinabi lang? Ewan ko ba? You're not doing the entire nation a service for doing that, no? Sa madaling salita, yung pagre-report mo, hindi ka nagsiservisyo sa Pilipino. Anong tawag sa'yo? Ito, sabi ni Spokes. Aha. Uh-huh. And you have to I just like to correct that I did this report about it. But anyway, sir, moving on. I think you also have to rectify your report, no? Kasi... Dali, ito. Ano sabi niya? Rectify. Basta, kalimutan ko na. Hindi ko alam yung word na yan. It really caused... Ayan. Ano? Public uproar, no? Ah. At mali naman po. Kasi nga po, this has become a public, a private partnership. It's not because of lack of funds. It's because everyone gives priority to testing. Yes. Kasi yan nga lang po ang, linaw. Ang ating paraan para malaman kung saan ang ating kalaban. Oh. But again, I have to say it, no? Hindi, I cannot do my job without, sabi ng lahat, wag ko na rin pansinin. Oh. No? Hindi, I have to call you out. Mm. Kita mo naman yung naging resulta ng inyong reporting. At ikaw lang ang nag-report na ganyan. Buti sana kung lahat ng Malacanang press corps nag-report ng ganyan. Alam mo kung ako yan, gusto ko na maano, eh, buti na lang nasa bahay ka. Kasi nasa ano ka eh. Kung nandun ka siguro sa Malacanang, sa new, doon sa opisina, sa PCO, nakaw siguro. Ano ka eh, dapat sa'yo ate, bumili na bukas ng ano, yung panggamot sa nasunog. Ako nagkamali. Pero you took my statements out of context. Nagpanik ang publiko. Oh yan, ang totoo. Nagpanik ang publiko. Sa panahon ng pandemic, you have to be responsible for what you report. Next question, please. Joseph Morong. Ayan na. Wait, bago tayo pumunta kay Joseph Morong. Anong sabi ni Spokes? Nagpanik. Totoo naman talaga eh. Alam mo, may mga kaibigan ako, minessage ako, tinanong ako, totoo ba na walang programa? Kasi akala nila, alam ko yung programa ng gobyerno. Sabi nila, totoo bang walang programa ng gobyerno sa mass testing? Eh bakit pa tayo nag-ano? May mga ganyang hirit pa eh. Bakit pa tayo nag-quarantine? Ba't ba tayo nag-lockdown tapos hindi naman pala yung mass testing? Di ba yan nga ang purpose? Nag-cause ng panic yan, ha? Kasi tatama nga naman, may point naman. Kung ano to, walang planong gobyerno mag-mass. Di ba kahit nga ako, nag-react ako? Kasi nga, tama nga naman, nakaka-buisit nga naman yun. Nag-lockdown tayo lahat para saan? Ha? Para gusto natin mag-bakasyon? Nag-lockdown tayo dahil natakot lang tayo? Hindi. Nag-lockdown tayo kasi gusto natin i-flatten yung curve. Paano magagawa yan? Isa na ho dyan yung mass testing. Yung tinatawag na targeted testing. Kaya nga tinatarget. Ngayon nga, nalaman na may mga PSG pala na napakarami sa PSG na meron. Mantakin mo yon. May programa o wala? Meron. Hindi lang yan ha. Baka hindi nyo na, ako alam ko to, may nagsabi sa akin ito, isang opisyal. Sa HPG, meron din na may mga COVID, nag-mass testing din sila. Sabihin, may programa talaga eh. Bakit ito inuuna yan? Kasi frontliner sila. Mantakin mo ha. Isa kang, kunwari, police. Isa nga diba dito sa, andalisan ba ito? Nakalimutan ko na kung saan presinto ito eh. Sinara dahil talagang meron din doon. Bakit inuuna ang police? Kasi sila o yung humaharap. Mantakin mo, HPG, magpapara sa'yo. Tapos meron palang COVID, kakausapin ka. Kasi kayo, sir, pupunta? Bago nun yung laway nun. Diba? Kasi, pakita nga ng ID. Kukunin pa. Kaya, paalala lang mga kakosa, ha? Pag tinignan kayo ng quarantine o ID sa gwardiya ng mga mall, huwag niyong papahawak. Sabihin niyo, sir, huwag niyo nang hawakan. Tingnan niyo na lang. Kasi dapat, hindi yun talaga eh. Ako nga ho, hindi na ho ako nagbabayad ng ng cash pag nagbubuntang grocery. Puro GCash na lang ginagawa ko kasi para hindi ko nahawakan yung pera, hindi mo na rin nahawakan ako. Kasi hindi natin alam, malay mo, isa sa atin may sakit, di ba? Asymptomatic nga eh. What if ganun?
Oh, kaya sinusubukan ko dapat 'to ganoon. Eh paano kunwari yung frontliner HPG biglang meron pa lang ano, may sakit pala. So inuuna yung mga frontliner. Ang dami pa hong frontliner na minamas testing natin. Sino pa? OFW. Oh, OFW umuwi. 'Di ba bakit? Kasi oh, kawawa sila. Hanggang ngayon, ang dami pang OFW na stranded sa mga hotel. Hindi ko kasalanan ng OWA yan na tulad na pinalalabas ng isang ano. May nakita ako, pinost ng ABS-CBN, ang dating OWA ang may kasalanan. Sandali ho, hindi ho OWA ang nagmamass testing. Bira naman ho. OWA lang ang nagbabayad ng hotel at kung ano man yung mga assistance nila sa OFW. Ang nagmamass testing, o sasabihin na natin yung nagtetesting niyan, ay under ho yan, alam ko ha, pagkaalam ko, Bureau of Quarantine o kaya DOH, sila ho ang may in charge dyan. Kung matagalan ho, hindi ho kasalanan ng OWA yan. Ang linaw-linaw naman ho nun. So ito, nag-cause ng panic. Eh, spokes, ano yun? Pababayaan nyo na lang ba? Yung totoo, pababayaan nyo na lang ba na mag-cause ng panic? Sa tingin ko, hindi dapat. Ha? Bakit? Dapat kasuhan si Trisha Terada ng CNN Philippines. Yan ang totoo. Bakit ito? Babasahin ko sa inyo ha. Ito ho yung nasa Bayanihan Act. Ha? Section 6F of the Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. Individuals or groups creating, portraying, or spreading false information regarding the COVID. Oh, COVID to ha. Crisis on social media and other platforms. Such information having no valid or beneficial effect on population and are clearly geared to promote chaos. Ano pa? Sabay-sabay! Panic! Anarchy, fear, or confusion. Oh, ano pa? Confusion. Ang linaw sa batas, oh. Ang linaw sa batas na confuse ang tao, nagpanic ang tao. Oh. And those participating, hindi pa ako Bisaya, Ilocano po ako ha, pero mahal na mahal mo natin yung mga Bisaya na yan ha. Cyber incidents that make use or take advantage of the current crisis situation to prey, oh. Ang linaw ho, ang linaw, magkokos ka ng panic o magkokos ka ng confusion. Doon pa lang sa confusion, ano ka na eh, sabit ka na eh. Diba? Panic pa kaya o. Ano, na-confuse ba yung tao nung sinabi mong walang mass testing? Saan kayo ang sumagot? Kayo ho, kunwari sinabi sa inyo, nabasa nyo, buti na lang, kayo, yung iba sa inyo nagre-research. Karamihan sa ating mga DDS, marunong mag-research. Eh, ito kasi mga dilawan, tatanga-tanga, hindi pa nagre-research. Mga bobo talaga, mga salot sa lipunan, anong ginagawa? Basta comment. O, tingnan mo. Reaction ni, ano ha? Ito, baka akala nyo, nag-iimbento ako. Ano reaction ni Pokwang? Di ba, pinost ko yan kanina? Ang reaction niya, ha? Walang mass testing! Anong tawag mo doon? Di ba, medyo panic na yun, na-confuse siya. Walang mass testing ang programang gobyerno. Anong tawag mo doon? Panic and confusion. Kaya dapat, spokes, ha? Eto, kanina, tinext ko po si spokes para ma-interview siya. Kaya lang, eh, may meeting sa ating pangulo siya ngayon. Ha? Spokes naman, wag nyo naman palagpasin to. Dapat kasuhan to. Tapos, korte magdesisyon. Dapat kasuhan mo ito kasi it caused panic and confusion. Spokes naman, wag ho nating palagpasin kasi ito ang nangyayari. Kaya ho tayo na alam niyo yon, yung fake news sa atin sagana. Itong mga media spoil brat, hindi na sila nag-iingat eh. Wala na silang pag-iingat, basta na lang sila makahirit ngayon. Wala. Bakit to? Wala ho kasing nasasampulan. Spokes, kung hindi nyo nakakasuhan ito, tanggalin nyo na lang ho ito doon sa Bayanihan Act. Delete na lang ho natin to. Sabihin natin ng Kongreso, delete na lang ho. Tanggalin na ho itong provision na ito. Kung hindi naman pala natin kakasuhan, ano to, lokohan na lang. Ganito ba ang batas sa atin, lokohan na lang. Huwag na lang natin seryosohin to. Talaga naman nag-cause ng panic. Kasuhan dapat yan, Spokes. Hindi ko alam kung sinong dapat kumasok dyan, si Soljen ba? O kasi ang alam ko, pagdating sa mga ganyan, Soljen ang umasikaso nyan. Yun lamang po. Nag-search, nagsabi nito isa, nag-research din ako, banbay, dun sa sinabi ng Pokwang. Tama nga eh.
Ay, nako, 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 ha? Ito, ha? Sana ho ay pumasok ko sa ano to ng ating spokes. Ha? Na sana naman eh, huwag palagpasin to. Kaya itong mga media na ito, namimihasa na eh, nagiging spoiled brat eh. Kasi walang nasasampulan eh. Oh, kaya sila ganyan eh. Eh, dapat nga itong ABS-CBN nasampulan, di ba, yung lockdown? Ay, kaya lang, wala pa atang ano noon. Hindi ko maalala kung nandun na yung Bayanihan Act eh. Parang wala pa ata. Hindi ko maalala. Correct me if I'm wrong, ha? Ito pa, oh, pangatlo. Huling pag-uusapan natin. Ito eh, may key lang naman ito. Asan na ba yun? Ay, hindi. Ito pa pala. Ito. Inis na inis ako dito eh, ha? Tingnan nyo ito. Kaya sabi ko na nga ba eh. Maliit. Iba talaga ang amoy ko dito kay Angel Locsin eh. Kaya ako medyo na, ano eh, na... Iba eh, taas ang radar ko dito kay Angel Locsin eh. Ang bilis sumakay sa issue eh. Kaya ako, ayoko talaga eh. Sabi ko nga eh, yung style niyang pamimigay, style yan ng mga ano eh, ng mga makakaliwang grupo eh. Yung mamimigay para mabuild yung image. Pero ang totoo, pagka may magpagkakataon na bumanat sa gobyerno, babanat. Ganyan no eh. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, style ho yan ng mga tao, ng mga reporter. Noon pa ho yan, style na nila yan. Panahon pa lang na mga Hoy Gising, mga ganyan-ganyan yan. Style na ho nila yan. Yung uutusan nila yung mga reporter na mimigay ng mga relief goods para gumanda imahe. Tapos, pag gumanda na imahe nila, babanat sila sa gobyerno, paniniwalaan tuloy sila ng tao. Ah, kasi yan si Ted, maano yan eh, talagang bumabanat yan sa mga tiwali sa gobyerno eh. At saka tumutulong yan eh. Oh, tapos ganun ang dating. Oh. Ay, ngayon, ano reaction ng tao? Kesyo, meron pa silang, dapat kaya pala na ganito si Angel Locsin, kaya parang nagkaroon na yung likod niya, kasi pinapasa niya yung buong gobyerno. Tingnan nyo na. Kalokohan eh. Malaking kalokohan talaga. Tapos nung nakakita siya ng pagkakataon, ano, walang mass testing yung gobyerno, sige ako na lang. Ha? May ganun eh. Oh. Kasi may pautot pa sila ngayon. Darna and Joshua join forces once again to provide mass testing in the country. Oh. Ang dating, hero pa sila. Oh, tingnan nyo na. Hindi nyo naaamoy. Ewan ko kung hindi nyo naaamoy ha. Amoy na amoy ko eh. Lalo na si Ann Curtis. Ang amoy na amoy ko. Alam mo, Ann Curtis, koko sa'yo, huwag ka nang sumali sa ganyang politika-politika. Tumulong ka na lang. Buti naman, hindi ka nagsalita. Ayun ko, kung nagsalita ba si Ann Curtis, parang di naman eh. Sayang, ganda-ganda pa naman ang pelikula mo. Hot-hot mo pa naman. Pero sana, ito si Angel Locsin, obvious na obvious eh. Yung biglang nagpapakabait, namimigay. Kaya ako, taas ng radar ko sa namimigay eh. Na pinapakita sa camera. Ah, mamaya, may pangatlo tayong live. Sa YouTube. Babanatan natin doon yung isang nahuli. Kaya ayoko eh. Bumipiyok pa. Binagbibi na ta. Kaya ayoko ito eh. Ito ha. Sige, may ganyan kayo ha. I-mass testing nyo ha. 100 million ng Pilipino ha. Aabangan namin yan. I-mass testing nyo kaming lahat. Ha? 100 million pala ha. Nagpapakabayani kayo ha. O sige, i-mass testing nyo kami ha. Sige, 100 million kami ha.